Hi mga inday, hi mga auntie, mga uncle, good morning, good evening, good noon. Ito mga inday, kakarating ko lang galing sa market, may binili akong gulay, tapos galing din ako nag-deliver ng kangkong chips mga inday. So may i-share ako sa inyo mga inday, medyo hindi ako masayahan, not happy. At taka parang nalugmok ako ng konti mga inday dahil sa isang tao na tumawag sa akin. Alam niyo ba mga inday kung ano nangyari? Bakit ako nalungkot? Bakit ako napatanong sa sarili ko ba na bakit may mga tao talaga na ganyan? Kasi mga inday, 'di ba yung past video na in-upload ko is nag-video ako tungkol sa product ng kangkong chips mga inday. So, yung video na yun mga inday, maraming nag-inquire sa akin, maraming nag-message, maraming nagtawag. Pero, may isa talaga mga inday na tumawag sa akin. Ito yung kangkong chips ko mga inday. Yan. Yung na-deliveran ko po sa Manila, sa Luzon, sa Cavite, at saka sa sa Davao. Thank you so much po for ordering. So, yung delivery po natin is 3 to 5 business days. And ang policy po talaga dito sa kangkong chips natin kapag umorder po kayo is payment muna bago i-ship. At saka po, sorry for now po kasi when work up po namin yung cash on delivery, hindi pa po available ang ating kangkong chips ng cash on delivery. Sa amin po muna is, ang payment po is through GCash. Payment first before shipment po kami. So, ito yun mga inday na isi-share ko sa inyo. Kasi sa dami nang nag-inquire sa akin, daming tumatawag, daming nag-chat, may tumawag sa akin kahapon. So, pag sabi niya, hello, ayan, nakita daw niya yung kangkong chips ko sa online kasi may nag-share. Tapos siguro friend ko yung nag-share or kapamilya ko lang mga inday. Tapos nakita sa kanyang mga friends. Tapos tumawag siya sa akin. So, syempre, kasi nagninegosyo ako, naghahanap buhay ako. Kahit na konti, nagsimula ako mga inday. So, kinausap ko siya. Yung sabi niya sa akin na, uy, ako ba daw yung nagbebenta ng kangkong chips? Yung nakita daw niya sa Facebook. Sabi ko, opo. Nagtanong siya sa akin kung magkano po yung kangkong chips ko. Sabi ko sa kanya na ang SRP price ko po ng kangkong chips is 60 pesos. Pero kung gusto niyo po mag-reseller, ibibigay ko po sa inyo ng 50 pesos minimum o 50 pieces order. Sabi niya na ang dami niyang tanong mga inday, ilang grams ba? So sinagot ko yung grams is 60 grams per pack. Mag-order daw sa akin ng 20 pieces. So yung ano niya mga inday, yung lugar niya na papadalhan ko is na tinanong ko kung saan yung location niya, yung address niya if ever na mag-order siya. Sabi daw niya La Carlota. So, yung La Carlota, mga inday, is dito sa amin, hindi masyadong kalayuan, mga nasa 6 hours lang galing dito sa amin, mga inday. So, sabi ko kami po ang mag-ship sa inyo kung pang mag-order kayo. Sabi niya, masarap ba yan? Sabi ko, sa awa ng Diyos, masarap po kasi maraming nag-order, marami akong orders. Ganun, tapos yung mga nag-order sa akin dati, paulit-ulit sila nag-orders, tapos dinadamihan niya nila na ng order kasi natikman, tapos nag-reseller sila. So, sabi niya sa akin na, sabi ko sa kanya mga inday na yung sa policy po namin ma'am is kayo po yung magbabayad ng shipping fee. So yung shipping fee po galing dito sa amin papunta sa inyo na La Carlota is nasa 100 plus lang po. Ganun. So yung payment nyo po is additional na po doon yung shipping fee. Tapos sabi niya na bakit ako magbabayad sa iyo ng shipping? Inegosyo mo yan. Sabi ko, yan po ang policy namin, ma'am. Pero, nung sinabi niya sa akin, mga inday, na bakit daw siya magbabayad ng shipping na business namin to, medyo yung boses niya is parang lumalaki na yung boses niya na parang sinisigawan ako, mga inday. Tapos, wala lang ako, ganun. Tapos, hindi ko alam kung nakita ba niya yung vlog ko. Kasi sabi niya, nakita lang daw niya yung kangkong chips ko sa Facebook na post.
So sabi ko nga, sabi ko na ano, hindi po yan ang policy, ma'am. Ang policy po namin is ship, bayad first through GCash or Palawan or Cebuana, ganyan. Tapos including yung shipping fee, saka po namin ibabayad. Tapos, ang dami niyang mga tanong, mga Inday ba? Yung mga, yung iba niyang mga words is parang nonsense. Parang hindi na connected doon sa in-inquire niya sa akin na product. So sabi niya man sa akin, mga Inday, sabi niya, baka scammer ka. Pag sabi niya sa akin, mga Inday, na scammer daw ako. Bakit naman ako mang sa-scam? Inaninegosyo nga ako. Naghahanap buhay po ako ng sakto. Wala po akong mga taong ina-scam. So, sinabi ko lang sa kanya, no, parang nag-iba na yung feeling ko. Sorry pa. Parang nag-iba na yung feeling ko na sinabi niya sa akin na baka daw nang gagamit lang daw ako ng ibang product. At saka hindi daw totoong product ko yun, mga Inday, kasi sabi niya kasi kasagaran sa mga in-order namin cash on delivery daw, saka daw nila babayaran kapag na-receive na niya yung product. Doon sa Kangkong Chips daw kailangan magbayad muna. Sabi niya scam yung ganyan, siguro nang scam ka lang, sabi niya sa akin, mga Inday. So medyo na-touch yung ego ko, mga Inday ba, kasi naghahanap buhay ako ng maigi, naihanap buhay ako ng nasa tamang proseso. Bakit naman ako mang sa scam kung ang dami mga scammer, mga Inday? Ako nga kapag tumutulong pa nga tayo sa mga tao, bakit pa naman ako mang scam? So medyo na-touch yung ego ko. Hindi ako makapagsalita usually sa phone kasi parang scammer ka, gamit ka lang ng ibang product ganun para pampera sa ibang mga tao. So nung sinabihan ko sa kanya na, ma'am, kung doubt po kayo sa product namin, ma'am, kung doubt po kayo sa pakikipag-usap sa akin, mas better na wag na lang po kayong umorder. Kasi kung ganyan na po yung isip nyo, hindi po magandang simula po ng negosyo natin kapag ganyan yung isip mo. Sabi niya, ay nako, ganyan-ganyan ka lang, paawa-awa ka lang, pero totoong scammer ka. Ginagano niya ako, mga Inday. So, para akong nalugmok, mga Inday. Sabi ko, sa mga ginagawa mong kabutihan ba, sa pagsasakripisyo mo, sa ganun, mga Inday, may mga tao talaga na iba yung pananaw sa buhay, may mga tao talaga na kahit na hindi naman totoo, pinipilit talaga nila. Ayaw ko na ganun, mga Inday ba? Ayaw ko na ganun. So, kung hindi ko alam kung nakikinig siya or nakita ba yan yung video ko, hindi ko alam kung nakikinig siya sa mga videos ko, pero kung nakikita man niya siguro, tara sa iyo po to, taga Carlota po kayo. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero yung address niya is taga Carlota. At pasensya na po, ma'am, ito lang po ang masasabi ko. Kapag po doubt po kayo sa negosyo ko or sa product po namin, wag na po kayong umorder, kasi para matahimik po yung utak nyo, yung isip nyo, kakaisip kung darating ba yung order nyo. Pero sa amin po talaga, bakit naman tayo mag-scam? Tapos talaga, ako pa talaga yung mag-scam. Ako. Ako pa nga yung palaging na-scam noon. Tapos ako pa ngayon ang mag-scam. Ayaw ko po ng ganyan, mga Inday. Ang gusto ko lang po talaga is maghanap buhay kung nawalang matatapakan na tao, na makakatulong pa tayo sa mga tao, walang maagrabyado. Yun po yung gusto ko sa buhay, mga Inday. So pasensya na po talaga kung yung itong video na ito is sana pang pagod vibes lang, pero i-share ko sa inyo kung bakit ko ito in-upload, kasi for awareness po sa iba na hindi po ako scammer. At yung products po namin na Kangkong Chips is totoo po yun. And nagpapaship po kami, nagbebenta po kami. And kung gusto niyo pong mag-try, just message me in my Facebook page or you can call my number. And pasensya na po kayo kung na-share ko sa inyo itong experience ko na may tawawag sa akin na pinipilit sabihin na scammer talaga ako. Kasi ginagamit ko lang daw yung mga pera ng mga tao, hindi daw totoo yung product na may i-deliver na product. Ganun, mga Inday. So pasensya na po talaga. And sa mga po mga supporters ko, sa mga nag-orders po sa akin, maraming salamat.
sa pag-order po nyo sa akin at sa pag-inquire. So maraming salamat po. At saka may update rin po pala ako regarding po sa ubo ko, yung medyo matagal na po yung ubo ko, mga Inday, and ang dami niyong concern para sa akin. Nagpapasalamat po ako kasi kayo po yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy na mag-vlog. At saka yung update po, mga Inday, is pumunta na po talaga ako kahapon ng doktor. At kasama ko yung isa kong kapatid kasi nagpapalaboratory din siya. Kasi nagpapalaboratory siya dito sa amin. So yung findings ng laboratory niya is yung dugo daw niya is konti na lang daw yung dugo niya. Tapos in-advise siya ng doktor na magpa-admit right away. So bakit siya magpapa-admit right away? Kasi sabi ng doktor daw is malala na daw yung kondisyon niya. So hindi niya gusto yung resulta. So sabi niya sa akin na pupunta daw kami ng Kabangkalan. Yun yung syudad, yung city na malapit dito sa amin, para magpa-laboratory at magpatingin ng ibang doktor. So nagpapa-laboratory na din ako, mga Inday. So yung laboratory ko is hindi maganda yung resulta ng laboratory ko. Tapos nagpa-X-ray na rin ako. Tsaka sabi ng doktor kasi pag magpa-X-ray ka, baka may tuberculosis ka or may something in your lungs, kasi more than 2 weeks na daw yung ubo ko, hindi na daw normal. So either allergic ka lang or may something sa lungs mo. So mas better na magpatingin ka, magpa-X-ray ka. So magpa-X-ray ako kahapon, mga Inday, and thank God na yung X-ray ko is clear. Wala pong diferensya, wala pong tuberculosis, wala po talaga. At yung ubo ko is sign of allergy daw. So binigyan niya ako ng mga prescription, ang daming prescription, mga Inday. So aside from that, sa ubo ko, yung nakita po ng laboratory test is hindi po normal yung SGPT ko. Yung SGPT po is yun po yung enzyme sa liver ko, na ang normal range lang po sana ng liver natin sa babae is 30 to 40. Pero sa akin po is naging 92, which is too high. So sabi niya sa akin na next week daw is pababalikan niya ako doon sa clinic nila, tapos magpa-labor test na naman ako para tingnan talaga kung bumaba ba yung SGPT ko. So, kapag hindi daw bababa, mga Inday, same result na rin. Gusto daw niya i-check kung may cancer liver ba ako, mga Inday. So siguro hindi ko alam. Sabi ko sa kanya kung paano ko nakuha yung ganun kataas na liver. Hindi na daw normal nag-function yung liver ko. Sabi niya sa iwas lang daw ako sa more on rice, sa mga pasta, sa mga bread, ganun, tapos sa oily food. Sabi ko, hindi naman ako mahilig sa sweet. Sabi niya sa akin kasi na avoid sweets din daw. Sabi ko, hindi naman ako kumakain masyado ng sweets. Siguro sa pagkain ng mostly may oil talaga. So hindi naman ako mahilig din sa mga matataba, usually yung may oil. So susubukan ko yan, mga Inday, na i-less yung pagkain ko na may oil, tapos more on fruits, kasi medyo mataas na daw yung resulta sa liver ko. So hoping next week, mga Inday, pagbalik ko is mababa siya at walang cancer. Kasi pag nung doktor kahapon, sinabi niya sa akin na i-check daw niya pag baka may cancer. Pag word na cancer na ko, sobrang alarming na po yun para sa akin, mga Inday. Kasi from the word cancer, malala yun. So pag-pray ko po ni Lord na itong lahat ng nangyayari sa akin, lahat ng respiratory system ko, mga Inday, is babalik sa normal. Babalik sa normal. At saka nagpapasalamat din po ako sa mga comment ninyo nung nagsasuggest sa akin na limoncito, turmeric, oregano. Maraming salamat po, kasi yung ubo ko po ngayon is medyo konti na lang po siya. Hindi na katulad ng dati na palagi talaga ako nag-uubo, hindi ako makapagsalita ng straight kasi inuubo ako. Ngayon, mga Inday, is less na po yung ubo ko, kasi po sinubukan ko po yung suggestion ninyo, nababasa ko po yung mga suggestion ninyo, mga comment ninyo, oregano, gabon,
limoncito, ganun mga Inday. Ang dami ko, ang dami, usually po tinitake ko yun, especially limoncito, every morning ko po siyang tinake, mga Inday. Tapos yung oregano. So thank you so much po sa nagbigay po sa akin ng advice doon sa comment section. Ang dami-dami niyo po. Maraming salamat po. Tsaka may magsasabihin po ako sa inyo na sa susunod na araw is may pupuntahan po tayo. Kasi siguro simula nung bumalik si Eric sa Amerika, simula nung umalis si Eric, pag-uwi ko dito, nagkasakit at hindi pa rin totally 100% na okay ako. Siguro ba sa siguro po sa susunod na araw, will po siguro ni Lord na mapuntahan ko yung mga lugar na gusto kong puntahan, mga Inday, para makapag-relax-relax naman, makabiyahe, makapunta ng ibang lugar na yung daming nasa utak ko, mga Inday, ba yung isip ko is parang sobrang kalat na hindi organized yung hindi ko alam, mga Inday. So siguro po sinasabi na magbakasyon ka, mag ano ka ganyan, siguro mga Inday gagawin ko po yan sa susunod na araw. So stay tuned lang po kayo kasi may papakita po ako sa inyo sa next video ko po na one of my dream will come true. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa akin at sa hindi po pag-iwan. And maraming salamat po. And take care po kayong lahat. Sa gusto pong umorder ng ating kangkong chips, nagbigay po ako ng contact number in the description box. Message lang po kayo sa aking Facebook page ng Inday Boryat. And we will deliver directly to your door po. Maraming salamat po. Ingat po kayo always. And God bless po. Bye-bye.